Hughes. Dapat itutulog ka na. Albertina, pakipasok mo na si Julius sa kanyang kwarto. Excuse me, maiwan ko muna kayo. So, alam mo na ang totoo? Hindi anak mo, Monjing. Si Julius. Oo. Sinabi nyo ang ate ko sa'yo, tay ko. Talaga naman napakabilis magsumbong ni Monjing sa kanyang kerida. Sabihin niyo sa akin totoo. Sinong ama ni Julius? Sino? Wala kami relasyon, Greta. Maglolokohan pa ba tayo? Yun ang totoo. Sinungaling! Nasa hotel room mo si Greta nung naiwan ka sa Davao. At bago magsinungaling ka ulit, tumawag ako sa hotel room mo at si Greta ang sumagot ng telepono. Hindi nangangahulugan na may relasyon kami. Isang tanong, isang sagot. May nangyari ba sa inyo ni Greta? Sino ang pinaglalaroan ako? Sino ang ama ni Julius? Sino? Anong assurance ko na babalikan mo ako kapag sinabi ko sa iyo ang katotohanan? Gagamitin mo ang sarili mong anak para mapasayo ako? Ganyan ka ba ka, desperada? Ganyan kita kamahal pa ako. May nangyari ba sa inyo ni Greta? Sabihin mo sa akin ng totoo. Para hindi maghirap ang kalooban ko. Sinong tunay na ama? Ako ba? Si Monjing o si Eugene? Si Eugene? Akala mo may nangyari sa amin dalawa ni Eugene? Kasama ko sa kama. Walang nangyari sa amin dalawa ni Eugene. Paano ko nakakasiguro? Basta alam ko. Wala akong naaalala. Kahit na. Siya lang alam kung paraan para malaman natin ito. Magpapa-DNA test tayo. Hindi ko kailangan magpa-DNA test para malaman ang katotohanan. Kung gusto mo rin malaman ang totoo, alam mo na kung anong gagawin mo. Ano? Hindi ka na makapagsalita? Sige, padadalain ko para sa'yo. Ang isasagot mo lang sa'kin, oo o hindi. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo ba? Ngayon, sagutin mo ako. Nag-usap ba ang lola mo at si Josefina? Tungkol saan? Tungkol ba sa pagkatao niya? Alam na ba ni Josefina na isa siyang Lafuente? Alam na ba ni Josefina ang totoong pagkatao niya? Ha? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Hindi pwede, Fernando. Hindi pwede. Hindi na pwedeng agawin sa akin ang pwesto ko sa pamilya ng Puente. Hindi pwede! Huwag mo sabihin na lulo ka sa mga pagsisimali mo.
ikaw ang umagaw sa posisyon ni Isabella. Dahil siya ang punin ng La Fuente at hindi ikaw. Papanggap ka lang. Napakawalang yamo! Napakawalang yamo! Ano ka ba? Huminaw ka! Walang yamo! Nay. Nay, sorry ho. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Ayoko nang makita tatay mo. Opo, Nay. Opo. Huwag mo na siyang papapasokin dito. Hindi na, Nay. Hindi na po. Kailangan mabawi natin yung kahon. Kunin mo yung kahon. Jack, yun din ang gagamitin ni Josefina na ebidensya. Hindi ba yun pinakita mo kay Conchita na ebidensya? Kaya nga, kailangan natin makuha yung kahon. Magtataka si Conchita kung paano napunta sa kanya yon. Sinabi ko kay Conchita na nasa akin na ang kahon na yun mula pagkabata ko. Sasabihin din ni Josefina sa kanya yon. At pag narinig niya yon, malalaman niya isa sa amin nagsisinungaling. Paano naman kasi nabalik kina Josefina yon? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero hindi na importante ngayon yan. Ang importante, makuha natin ang kahon. Narinig mo? Kailangan mabawi natin ang kahon, Fernando! Pero may problema ka pa. Ano yun? Kailangan mabawi mo ang titlong pinlanta mo sa gamit ni Antonio. Dahil kung hindi, pag nakita nila yun, ikaw ang paghihinala ang may gawa nila. Masisira ang lahat ng plano natin. Ikaw ang bahala sa kahon. At ako ang bahala kay Antonio. Nagalit siya akin ng nanay mo. Alam ko. Hindi niya naman sinasabi sa amin kung anong dahilan. Ano ba nangyari? Tay. Saan mo kayo titira? Pero sa ngayon, babalik muna ako ng Cardenas. Hindi ko maaaring iwanan ang ate mo nung walang kasama. Gosh, ang hirap mong hagilapin. Mabuti na lang maabilidad ako, kaya eto, nahanap kita. Layuan mo ako, Greta. Bakit, sweetheart? Natutokso ka ba sa akin? Saan ka pupunta? Sa airport. Mabalik ako si Sia. Oh, halika. Ihahatid na lang kita. Huwag na. Antonio! Ano ka ba? Ang dalang-dalang ng taxi sa lugar na ito. Huwag mo sabihin sa akin na maglalakad ka hanggang airport. Kung kinakailangan. Come on, Antonio. Don't be silly. Hirap na hirap ka na nga maglakad. May dala-dala ka pang gamit. Pwede ba? Tigilan mo na yung pride mo. Sumakay ka na sa kotse ko at ihahatid na kita. Not unless natatakot ka. Sa'yo? Sa sarili mo. Tama ba ako? Natatakot ka sa sarili mo na hindi mo mapipigilan ang sarili mo. At lumabas ulit ang pagnanasa mong makasama ulit ako. Ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo.
Dahil alam ko na hanggang ngayon, malakas pa rin ang hawak ko sa iyo. Hindi ba? Wala akong nararamdaman sa iyo. Takot ka nga. Akin ang bag mo. Ilalagay ko sa trunk ng kotse ko. Gising ka pa pala. Nagkausap mo ba kayo ni Miss Rebecca? Ikaw nga ba ang... Hindi niyo sinabi. Bakit? Huwag mo itindihin to. Paolo, kailangan natin pag-usapan to. Sabi mo noon, kailangan hindi maging katulad ng relasyon noon ni Miss Rebecca ang relasyon natin. Dapat open tayo sa isa't isa. Hindi ba natin pag-uusapan to? Alis ka ba? Hahanapin ko lang si Nonoy. Sasamahan mo ba ako? Kasi Margarita... Naiintindihan ko. Alam kong marami ka rin problema kailangan mong asikasuhin. At ayoko nang dagdagan ng lahat pang yun. Eh, hindi naman yun eh. Aalis ako. Susundan ko si Itay sa Cadenas. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Naiintindihan ko. Pero kailangan mo na makakasama. Hindi naman problema yun, di ba? Nandiyan naman si Samuel. Magpapasama na lang ako sa kanya. Mag-ingat ka lang sa biyahe mo. Hindi niya magagawa yun. Mahal ka ni Paolo. Mahal din niya si Miss Rebecca. At mahal din niya si Cecilia. At ngayon, nalaman pa niya anak niya si Julius. Kaya mas maraming dahilan para ituloy nila ni Miss Rebecca ang relasyon nila kaysa sa akin. Daddy. Huwag ka mag-alala, Julius. Darating daddy. Na rin ang daddy mo. Daddy. Malapit na, Julius. Bibigay din siya. Daddy. Sinabi na... No, Julius. Kalimutan mo na ang taong yan. Hindi siya ang tunay mong daddy. Padating na ang tunay mong ama. Pinapangako ko sa'yo, Julius. Magiging maligaya tayong pamilya. Magsasama-sama na tayo. Mabubuo na rin tayo.
Malapit na, Julius. Malapit na. Magkikita kami ng mami mamaya. Sabihin ko na sa kanya tungkol kay Ate Teresa. Eka. Sensya ka na, hindi ko kaagad nasabi noon. Kasi hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Okay lang. Responsibilidad ko yun. Francis, okay lang ba kung samahan mo ko mamaya? Kaya ka, hindi na kailangan itanong yan. Salamat sa lahat, ha. Kaya ka. Baka ito nang huling araw ko dito. Malamang pabalikin na ako ni Mommy sa Iloilo. Bianca, may miss kita. Ano, Fernando? Nakuha mo na ba yung kahon? Hindi pa. Pero nakaalis na sila sa Pina kasama ang mga anak niya. Pero may naiiwang tao sa loob ng bahay. Pwede ba, Fernando? Gumawa ka na ng paraan. Sa ngayon, ayaya ko lang si Conchita na lumabas para hindi sila magkita ni Josefina. Pero pansamantala lang ito. Mag-uusap at mag-uusap ang dalawa ko. Kaya kailangang makuha mo ang kahon ngayon, araw na ito. Sorry, Miss Rebecca. Hinanap ko pa po kasi si Nonoy. Tama na mga dahilan mo. Ayoko nang maulit ito. I don't tolerate unprofessional people. Pasalamat at binigyan kita ng once-in-a-lifetime chance para matupad ang pangarap mong maging singer. Kaya dapat pangalagaan mo to. Hindi ko pangarap ang maging isang singer. Ano? Wala ho, Miss Rebecca. Sorry ho, hindi na ho maulit. Magsimula na ho tayo. Siya nga pala, Margarita. Gusto ko lang ipaalam sa'yo that I don't mix personal issues with business. Kaya huwag ka mag-alala, Margarita. Ano ang ibig niyo sabihin? Kapag nagkabalikan na kaming dalawa ni Paolo, hinding-hindi kita isisisante. I'll still support your career. Ba si Paolo? Bakit? May duda ka ba? Kaya kung ako sa'yo, Margarita, ihanda mo na ang sarili dahil magkakabalikan na kaming dalawa ni Paolo. Thank you.